At tawagan nga natin. Tawagan natin si Attorney Julito Betriolo. Interviewin natin. Andiyan na ba? Okay. Okay, magandang hapon po, Attorney Julito Betriolo, sir. Magandang hapon po sa inyo lahat. Apo, si Kamario Batigas po ito. Tayo po ay live at nationwide na napapakinggan, sir, at napapanood. Attorney. Magandang po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa inyong programa, Kamario. Apo, Attorney Julito Betriolo, sir. Una pong gusto po naming malaman ito at malaman ng sambayan ng Pilipino. Yung balita, ika nga, kayo po ay... paano ba nating umpisahan ito? Umpisahan ba natin doon sa inyong naging kaso na kinasuhan kayo? Well, actually, medyo matagal-tagal na rin ang panahon, no? Halos 2 years and 10 months nung 2017, nung dinismiss tayo ng ombudsman, pero nung dumulog ako sa Court of Appeals, opo. Binaliktad yung dismissal ano, ng Court of Appeals. Mm-hmm. At inatawan lang ako ng 1 month na penalty. Opo. Ngayon, ang ombudsman at saka yung private party pumunta sa Supreme Court, no? Opo. At kinwestiyon yung decision ng Court of Appeals. Opo. Ngayon, muli, pinagtibay ng Supreme Court doon sa kaso ng ombudsman versus Betriolo na denied yung kanilang... petition for review at inasim yung decision ng Court of Appeals na nire-reinstate ako at dapat bayaran ako ng back wages na other entitlement without loss of seniority rights at ibalik ako as executive director ng CHED. Ito ay naging final and executory na noong August 15, 2019. So, yan po ngayon ang pinapa-implement natin upang tuluyang naman ako mabalik sa aking pwesto, ano? Okay. Attorney Julito Betriolo, sir, para po sa kapaliwanagan at maintindihan ng ating mga nakikinig at nanonood, kayo po ay dating Executive Director ng Commission on Higher Education, CHED. Kayo po ay kinasuhan ng ombudsman at pinadi-dismiss. At sa kabila nung isinampang kaso sa inyo, kayo po ay dumulog sa Court of Appeals. Tama. Kayo po ay nanalo na hindi dapat kayo sinususpindi, hindi kayo dapat dinismiss. Bagkus kayo lamang ay sinuspindi ng isang buwan. Tama ba? Tama. Umapila po yung inyong naghabla sa inyo, ano? Itong si Attorney Cinderella Pilipina Benitez Haro. Ah, hindi yan. Wala pa yan, no? Wala pa yan. So ito, doon sa Court of Appeals, yung Office of the Ombudsman ang nag-apila. Ah, Ombudsman pala. Opo. Sa Supreme Court at yung private complainant. Ano? Ah, yung private complainant. So natalo din po sila. Dininay sila doon sa Supreme Court. At ang sabi ng Supreme Court ay tama po ang naging desisyon ng Court of Appeals na dapat ibalik si Executive Director Julito Betriolo sa posisyon bilang Executive Director ng CHED. Tama po. At ngayon po ay kayo po ay nag-file ng writ of quo warranto sa branch 83 ng lungsod ng Quezon, RTC. At doon po sa quo warranto na inyong pinail sa RTC Branch 83, inyo pong inihiling, ipinipetition po ninyo na bumaba sa pwesto itong OIC na si Attorney Cinderella Pilipina Benitez Haro na umalis sa kanyang pwesto at nagkaroon ng final decision ang Branch 83 ng RTC ng Quezon City na dapat siya umalis na sa kanyang pwesto, siya ay ousted at hindi na siya pwedeng declare na guilty dun sa usurpation of the office of the Executive Director of the Commission of Higher Education. So, kamusta na po? Pinailan niyo po ba siya ng kaso para umalis na po talaga siya ng tuluyan?
Yan na nga, ano, yung ang pinail nating kaso, yung co-waranto, at nag-issue na si Judge Ralph Lee ng RPC Branch 83 ng writ of co-waranto at okay. Nung Biyernes, sama natin ng sheriff, okay. Sinuid na po ito kay Tony Haro, at yun na nga, sinabing mag-cease and desist siya from performing the function. Opo. So, nangyari naman yan. At of course, ni-notify din ng sheriff yung ating chairman, si Chairman Rivera. Opo. At yung aming head ng admin and finance. Opo. Para balik na yung aking mga packages and other editing. Opo. So, sa ngayon, mukhang... ayaw pang akong real estate muli at marami pang mga dahilan at agon yung ating packages eh, hindi pa rin natin nakukuha. No? So nag-file na kami ngayon sa RTC, opo. Same court ng contempt proceedings laban sa mga taong ayaw sumunod sa list of co-waranto. Ano? Opo. So masyan ngayon nating ato ngayon at bukas merong hearing. Ah, may hearing po kayo bukas. Opo. Ah, saan pong hearing nyo? Anong branch po yan, attorney? The branch 83 ito, ano? RTC, Quezon City, ano? Anong oras po yan, attorney? 8:30 ito. 8:30 na umaga. Umaga, didinggin dito yung ating motion to commence content proceedings. Yun, ito nga po, attorney, ano? Nagtataka po tayo. Despite the fact na pinababalik na kayo ng Court of Appeals at ng Supreme Court, nag-file na rin kayo ng writ of co-waranto at kayo po'y pinaniga na ng korte ng Branch 83. Eh bakit ayaw pang umalis itong si itong OIC ng CHED Executive Director 4 na si Attorney Cinderella Pilipina Benitez? At mukhang bakit kay Chairman Pop Attorney Popoy De Vera ay dapat to, sir, ay paalisin niyo na sa pwesto itong si Cinderella, itong si Haro. Tama po ba, attorney? Hindi ko ba maintindihan kasi alam niyo sinasabi nila na meron pang kaso. Kaso yung decision ng Supreme Court sa Office of the Ombudsman versus Vitriolo ay naging final and executory. Opo. Sabi ko nga, nung meron na tayong entry of judgment. Opo. And based on that, nag-decide ang RTC dito, ano? Opo. Si Judge Lee, dahil malinaw naman na pinagtitibay ng ruling ng Office of Prima na affirmed yung ating reinstatement. Opo. So, pati yung payment ng back wages ay attend. So, meron na tayong entry of judgment, no? Malinaw ang dispositive portion. Opo. At of course, kung ano man pending na kasong nandyan o ano pa, hindi naman yan malakid sa pagpapatupad ng isang desisyon ng Korte Suprema na meron ng finality. Ano? Aha. So, Attorney Julito Vitriolo, sir, malinaw po at napanood po ng ating mga kababayan sa buong mundo at sa buong bansa. Itong ating interview sapagkat malinaw po na kayo'y pinababalik na sa CHED bilang Executive Director for ng CHED at lahat ng mga back wages nyo, lahat ng mga benepisyo dapat ibalik. Huwag ko kayong mag-alala, attorney, at nakahanda pong tumulong ang programang ito at ang inyong lingkod. At ang maraming salamat. Kaibigan natin sa media. Attorney, may last word po ba kayo, attorney? Well, ang atin naman dito, sana yung mga kinaukulan sa aming ahensya, sana respetuhin naman nila ang rule of law. Kasi kung wala nang pagrespeto, wala nang kayusan ang ahensya at masasabi natin na arbitrary na lahat ang ginagawa at wala na sa lugar, ano? Opo, arbitrary. Opo, illegal yan. So, kailangan talagang respetuhin natin, igalang ang mga order ng mga korte
Kasi dito, tatlong korte na ang nag-order sa atin. Opo, opo. Ang RTC, ang Court of Appeals, at ang Court of Suprema. Nako. So, yun lang po. Sige po, Attorney Julito Betriolo, Executive Director for ng CHED. Umasa po kayo, tutulong po kami at yung mga kapatid natin sa Hanap Buhay. Tulungan namin maraming kayo salamat, kasi kawawa naman kayo dahil nanalo sa lahat ng desisyon. Maraming salamat po. Maraming salamat. Mabuhay kayo. Okay, salamat po, sir. Okay, mga kaibigan, yan po si Attorney Julito D. Betriolo, ang dating Executive Director for ng Commission on Higher Education or CHED na sinampahan ng simpleng kaso ng ombudsman dun sa maliit na kaso lamang, dinismiss ng ombudsman. Pero ang ginawa nitong si Attorney Julito Betriolo ay umapila. Umapila siya sa Court of Appeals, at ang sinasabi ng Court of Appeals ay hindi dapat dinismiss si Attorney Julito Betriolo bilang Executive Director for the Commission on Higher Education sapagkat yung kanyang pagkakamali o violation ay simple lamang. At ang sabi ng Court of Appeals ay dapat isang buwang suspension lamang. At ito namang ombudsman umapila sa Court of Appeals at yung private complainant umapila sila dun sa desisyon ng Court of Appeals sa Court of Appeals. Pumunta sila sa Supreme Court. Anong sabi ng Supreme Court? Deny ang inyong appeal at kinakatiga namin ang desisyon ng Court of Appeals na tama na dapat ibalik sa pwesto si Attorney Julito D. Betriolo. At ngayon nag-file ng motion, writ of quorum itong si Attorney Julito Betriolo sa Branch 83 ng Quezon City Regional Trial Court. At pinanigan din siya ng korte at sinasabing dapat bumaba na sa pwesto itong si Attorney Cinderella Pilipina Benitez Haro, no? Pero hindi pa rin bumababa, kaya nagpaila naman silang ng another case dito kay Haro para bumaba na ito sa kanyang pwesto bilang acting executive director ng Commission on Higher Education. So sana ho, Madam Attorney, bumaba na po kayo dyan. At kay Chairman na Popoy De Vera, Attorney Popoy De Vera Sir, ay sana ho, igalang po natin ang batas bilang chairman ho kayo ng CHED, dapat utusan nyo na itong si Attorney Cinderella Haro, Pilipina Haro, na bumaba na sa pwesto at igalang nyo ang desisyon ng tatlong matataas na hukuman sa ating bansa, ang Court of Appeals, ang Supreme Court, at yung pinakamababa, yung RTC, Regional Trial Court, ng lungsod ng Quezon Branch 83. Sus naman, balikan natin yung issue na yan. Di ba kayo nahiya dyan na tatlong korte na nag-uutos na dapat umalis kayo dyan sa inyong pwesto. Attorney Cinderella Pilipina Haro, hindi pa rin kayo bumababa. At kay Attorney Popoy De Vera Sir, sana naman ho, tingnan nyo, igalang nyo po yung rule of law. Igalang nyo po yung batas. Igalang nyo po yung desisyon. Maaari ho kayong makasuhan yan. Hindi ho lahat ng oras, hindi lahat ng panahon, nasa pwesto kayo, nasa pwesto ang inyong mga padrino. Paano pagdating ng araw, magbago ang panahon, bumaliktad ang sitwasyon, kayo ngayon nasa itaas, pagdating ng panahon, nasa ibaba kayo. Baka makulong ho kayo, hindi kayo sumusunod. Okay, batiin lamang natin, manunod sa atin.